lahat. Nandito po kami sa Baluarte de Santa Barbara, kung saan dito muna inilagay ang mga gamit ni Rizal. O yung mga memorabilia ni Rizal. Dahil pansamantalang sarado ang Rizal Shrine. Tara, kasi tayo. So ngayon, dito na po tayo sa loob ng Baluarte at ipapakita po namin sa inyo ang mga iba't ibang gamit na may kaupin. Na din sa site na to, ang cupboard na ginamit ng pamilya Rizal, kung saan makikita ang kagamitan na ginamit nila sa kapagkainan. Ngayong paasol, tinatay ng mga patid ni Rizal. Kapatid niyang babae ang mga tanong na to. Ring paasol noong 1878 to 1881. At ito yung itsura ng mga damit ni Rizal na mga tinahin ng mga kapatid niya, babae. Diba? Kwa, diba? At ito ngayon, yung alcohol burner na mismo ginamit ni Rizal nung bago siya ma-execute. Yung alcohol burner na to, ito yung naglalaman nung tulang huli niyang sinulat, yung Mi Ultimo Adios. Yung nakikita natin ngayon dito na tula is ano, isa lang siyang replica. Yung tunay niyang version nandun naka-preserve sa pambansang aklatan ng Pilipinas. Nakikita niyo kung ilan sa mga replica ng aklat na sinulat ng Rizal na yung imitahan. At dapat naman tayo dito sa larawan nito ni Josephine Bravo. At pandang dito naman, makikita ang mga replika na El Filibusterismo. Pagkatapos ma-execute ni Rizal, hindi na muling binanggit ang kanyang pangalan. Tinuturing na siyang El Difunto o The Dead One. Pagkatapos ideklara ang kalayaan ng Pilipinas, hinanap ni Narcisa ang labi ng kanyang kapatid. Makikita rito ang isang buto na tinamaan ng bala ng baril. Ito ay hiniwalay at makikita lamang sa Fort San Juan. Makikita sa mga larawang ito ang ilan sa mga orihinal na kopya ng Nolimi Tangere at El Filibusterismo. Narito naman ang ilan sa mga kagamitan na ginamit noon ni Dr. Jose Rizal noong siya ay nabubuhay pa lamang. Ang babaeng Hapon na nasa litratong ito